Sige po, tumayo po tayo. Buksan natin ang Bibles natin sa Zephaniah. Karugtong lang yan ng Haggai, bago mag-Haggai. So, Zephaniah, ang passage natin ay Zephaniah chapter 1 hanggang chapter 2 verse 3. Zephaniah chapter 1 verse 1 hanggang chapter 2 verse 3. Sige po, hayaan niyong basahin ko ito sa wikang Ingles. This is the word of the Lord. The word of the Lord came to Zephaniah, the son of Cushai, son of Gedaliah, son of Amariah, son of Hezekiah, in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah. I will utterly sweep away everything from the face of the earth, declares the Lord. I will sweep away the man and the beast. I will sweep away birds of the heavens and the fish of the sea and the rubble with the wicked. I will cut off mankind from the face of the earth, declares the Lord. I will stretch out my hand against Judah and against all the inhabitants of Jerusalem, and I will cut off from this place the remnant of Baal and the name of the idolatrous priests along with the priests. Those who bow down on the roofs to the host of the heavens, those who bow down and swear to the Lord, yet swear by Milcom. Verse 6. Those who have turned back from following the Lord, who do not seek the Lord or inquire of Him. Be silent before the Lord God, for the day of the Lord is near. The Lord has prepared a sacrifice and consecrated His guests. And on the day of the Lord's sacrifice, I will punish the officials and the king's sons and all who array themselves in foreign attire. Verse 9, on that day I will punish everyone who leaps over the threshold and those who fill their master's house with violence and fraud. On that day, declares the Lord, a cry will be heard from the fish gate, a wail from the second quarter, a loud crash from the hills. Wail, O inhabitants of Mortar, for all the traders are no more, all who weigh out silver are cut off. At that time I will search Jerusalem with lamps, and I will punish the men who are complacent, those who say in their heart, the Lord will not do good, nor will He do ill. Their goods shall be plundered and their house laid waste. Though they build houses, they shall not inhabit them. Though they plant vineyards, they shall not drink wine from them. Verse 14. The great day of the Lord is near, near and hastening fast. The sound of the day of the Lord is bitter. The mighty man cries aloud there. A day of wrath is that day, a day of distress and anguish, a day of ruin and devastation, a day of darkness and gloom, a day of clouds and thick darkness, a day of trumpet blast and battle cry against the fortified cities and against the lofty battlements. 17. And I will bring distress on mankind so that they shall walk like the blind because they have sinned against the Lord. Their blood shall be poured out like dust and their flesh like dung. Neither their silver nor their gold be able to deliver them on the day of the wrath of the Lord. In the fire of His jealousy, all the earth shall be consumed. For a full and sudden end, He will make all the inhabitants of the earth. Chapter 2, verses 1 hanggang 3. Gather together, yes, gather, O shameless nation. Before the decree takes effect, before the day passes away like chaff, before there comes upon you the burning anger of the Lord, before there comes upon you the day of the anger of the Lord. Seek the Lord, all you humble of the land, who do His just commands. Seek righteousness, seek humility. Perhaps you may be hidden on the day of anger of the Lord. Ang binasa natin ay ang salita ng Diyos. Makaupo na po tayo. Maraming beses na tayo nakapangaral sa mga prophets. Before, nakapangaral tayo sa Book of Jonah, sa Book of Malachi, si Pastor Erdy, sa Book of Haggai, si Brother PJ, sa Book of Amos.
Actually, yun ang isa sa mga series niya. So ngayon naman, ang tatalakayin natin sa susunod na mga pangangaral ay itong maikling book ni Zephaniah. Siguro yung ilan sa inyo hindi nyo nga alam na may ganitong libro. O kaya naman yung iba, sobrang hindi siya masyadong binabasa katulad ng ibang mga minor prophets. Siguro yung iba kilala pa eh. Haggai, Habakkuk, medyo kilala pa yung mga yon. Pero itong Zephaniah ay hindi masyadong kilala. Pero dito natin kukunin yung mga sermon natin. Ito ay isang serye tungkol sa propesiya ni Zephaniah sa katapusan ng mundo. Hatiin natin ito sa tatlong bahagi. Ngayong hapon, ang unang propesiya ni Zephaniah, ito'y hatol ng Diyos sa loob ng iglesia. Yung pangalawa, sa chapter 2, ito'y ikalawang propesiya ni Zephaniah, hatol ng Diyos sa labas ng iglesia. At yung panghuwakas, panghuli, sa chapter 3, ikatlong propesiya ni Zephaniah, bakit mabuting balita ang katapusan ng mundo. So we can see yung chapters na 1, 2, 3, basically, hindi in detail of course, pero yung chapters 1, 2, and 3, we can say, yung chapter 1, for the insiders sa church, yung chapter 2, for the outsiders ng church, at yung chapter 3, yung good news nung the day of the Lord. So inside, outside, and beyond. Inside, outside, and beyond. Ngayon, si Zephaniah, isa siyang prophet, at isa siya sa mga prophet na natatangi na may royal lineage. Isa siyang isa siyang propeta na may royal lineage. Sinabi sa verse 1, isa siya sa mga apo ng apo ni Haring Hezekiah. So, isipin yun, isa siyang nasa royal lineage siya, pero prophet pa rin siya. Isa siyang propeta. At ang dominant theme dito sa book niya ay yung Day of the Lord. Buong book na yan, mula chapter 1 hanggang chapter 3, isa sa mga pinaka-dominant theme ay yung araw na Yahweh. So, huwag nating isipin, ito yung Lord's Day. Iba yung Lord's Day sa the Day of the Lord. Yung the Day of the Lord ay patungkol sa araw ng paghukom, yung final judgment. Sa ibang mga texts sa New Testament, tinatawag na Great White Throne Judgment, the Beta Seat of Christ, the Judgment Seat of Christ, yan ang iisang pinatutungkulan nun. Ang huling araw ng paghukom, ang pinal na paghukom. So si Prophet Zephaniah, nakita niya yung araw ni Yahweh na paparating na para hatulan yung Juda sa consequences ng mga kasalanan nila. Kaya mababasa nyo dito na kinakausap Juda, Jerusalem. Kasi Jerusalem center yon nung Juda. Sa verse 5 at 6, ito yung mga kasalanan ng Juda at Jerusalem. Sinasamba nila si Baal, kung saan dapat sinasamba nila si Yahweh. They are worshiping Baal in Jerusalem. At ang nangunguna pa sa kanila ay yung mga priests nila. Sinasamba rin nila yung mga bituin. Verse 5 at 6. Sinasamba rin nila si Molech. Sinasamba nila yung Diyos kasabay ng pagsamba nila kay Molech. Tumigil na sila sa pagsunod sa Diyos. Hindi nila hinahanap yung Diyos. At very striking yung isang last of verse 6. Tumigil na sila sa paghingi ng counsel sa Diyos. They stop inquiring of God. Tumigil na sila sa paghingi ng tulong, sa paghingi ng payo, sa paghingi ng masasabi ng Diyos sa mga ginagawa nila sa buhay nila. Verse 8 at 9, ano pa yung mga kasalanan nila? Sinusundan nila yung mga kultura ng mga pagano sa kapaligiran nila imbis sa Diyos. Yung pagiging pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, it makes them deceivers and violent. Verse 12, iniisip nila na wala silang responsibilidad sa Diyos at wala rin responsibilidad ng Diyos sa kanila. Yun yung nabasa natin kanina na sila na nag-iisip, wala namang pabuya at parusa ang Diyos. Hindi naman siya nagpapabuya, hindi naman siya nagpaparusa. Ito yung mga maraming mga kasalanan nila. Patong, 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 patong na mga kasalanan ng Juda at Jerusalem sa harap ng Diyos. Pero ito isang future prophecy. Isa itong propesiya ng paghatol na ito yung mangyayari sa inyo kung hindi kayo magsisisi. Ito yung mangyayari sa hinaharap kung hindi sila magsisisi. May nabasa ko isang commentary, kinote pa nila yung Encyclopedia Britannica. So,
dun sa Encyclopedia Britannica, ito yung nakalagay sa Zephaniah. It is not clear whether the day of judgment is conceived as historical or eschatological. Pinag-iisipan la, ano ba yung fulfillment nito? Sa Jerusalem lang? Sa Juda lang? O sa buong mundo? Yung hatol ba na to ay fulfilled nung pinarusahan ng Diyos yung Juda? O patungkol ito dun sa panghinaharap na pangwakas na hatol ng Diyos? At kapag nag-i-interpret tayo ng Old Testament prophecies, kailangan nating maintindihan nito in the sense of double fulfillment. Sa usapin ng theology, isa yan sa mga relevant na understanding, yung tinatawag na double fulfillment. Yung double fulfillment, sinasabi nun na totoong paparusahan yung Juda ng Diyos, kasi yung Juda, ang mangyari sa kanila, wawasakin sila ng Babylon. Nasa Assyria sila, tapos Babylon, tapos magiging exile sila sa Babylon, hindi ba? Wala sila sa sarili ng bayan. Na-fulfill ba yung Day of the Lord nung pinarusahan sila sa pamagitan ng Babylon? Ang answer ay yes. Yes. Pero yung literal historical punishment na yon, at alahan natin, yun ay litrato pa lang ng paparating na pinal na hatol. Kaya yung tinatawag na double fulfillment. Totoo nangyari sa history, pero yung nangyari sa history, picture pa lang yun ng Great Judgment. Litrato pa lang yun ng final na mangyayari. So pinarusahan sila, na-exile talaga sila, napunta talaga sila sa Babylon, na-fulfill. Pero let us remember that it is both historical and eschatological. May mangyayaring malala, katulad nung naranasan nila experientially doon sa paghatol sa kanila sa Babylon. At itong babala na to, tandaan natin, babala ito sa covenant people of God, babala ito sa Judah. This is a gracious warning. This is a gracious warning. Yung masamang balita ay necessary para sa Judah na manumbalik sa Diyos. Yung masamang balita ay necessary para umayo sila. Yung masamang balita ay necessary para manumbalik sila sa kanilang Diyos. Chapter 2, verse 3, sinabi ng propeta, "Seek the Lord, all you humble of the land, you who do what He commands. Seek righteousness, seek humility, perhaps, perhaps, mercy pa rin, perhaps, you will be sheltered on the day of the Lord's anger." Itong babala na to ay biyaya ng Diyos sa loob ng covenant people ng Diyos. Ito'y biyaya sa kanila. Naalala niyo yung kwento ni Jesus sa rich man and Lazarus? Yung mayaman ay napunta sa impyerno, si Lazaro ay napunta sa kaluwalhatian, Abraham's bosom. Tapos, yung napunta sa impyerno na mayamang lalaki, anong kahilingan niya? Bigyan mo ako ng isang patak ng tubig, okay na ako. Ang sabi ni Abraham, hindi pwede. Anong kasunod na hiling ng mayaman? Sabi niya, sige, ipadala mo na lang si Lazaro sa mga kapatid ko. Para saan? Para bigyan sila ng babala. Pero ang sabi ni Abraham, hindi pwede. Kung hindi sila maniniwala sa mga propeta, hindi sila maniniwala kahit may bumangon mula sa patay. Doon sa mayaman na nasa impyerno, malaking biyaya na mababalaan yung kapatid niya. Biyaya na habang hindi pa sila pinarurusahan ng Diyos, hindi pa sila tinatapon sa kondemnasyon sa Diyos, napakalaking biyaya na mapakinggan yung babala para tawagin sila pabalik kay Yahweh. At alam nyo ba na itong book, itong prophecy ni Zephaniah ay naging instrumental para sa isang revival sa Juda? Si Zephaniah ay propeta sa panahon ni King Josiah. Si King Josiah ay yung bata na naging hari. At sa kay King Josiah, sa time niya, nagkaroon ng revival sa Israel, ng reformation. Natagpuan nila yung batas ng Diyos at pinatupad ni Josiah. Nagkaroon ng reformasyon, inalis lahat ng mga Diyos-Diyosan sa panahon nila at sinunod nila yung Diyos, pinanumbalik nila. Kaya biyaya na mapakinggan yung mga babala, nakakatakot na mga babala tungkol sa pinal na hatol para matakasan siya. Kaya ito yung mensahe natin
ngayong hapon na ito. Prophecies about the end of the world are warnings of grace to the insiders of the Christian church. Prophecies about the end of the world are warnings of grace to the insiders of the Christian church. Ang mga propesiya tungkol sa katapusan ng mundo ay babala ng biyaya para sa mga nasa loob ng iglesia, para sa mga taga-loob ng iglesia. Kaya sana sa mensahe natin na to, kung merong mga hindi pa mananampalataya, mayanig ka. Sana manginig ka. Naisipin mo yung pinalnahatol na haharap ka sa Diyos. At pag humarap ka sa Diyos, anong gagawin mo? Anong pag-asa mo? Anong paraan para makatakas ka doon sa pagharap mo sa banal, banal, banal na Diyos? At sa ating mga mananampalataya, karapat dapat na manginig tayo. Pero katambal ng panginginig natin ay yung appreciation natin sa kaligtasan na ginawa ni Jesus. Na hindi na tayo hahatulan ng Diyos sa kaparusahan dahil hinatulan na siya. The judgment day has already come. The judgment day already happened at the cross of Jesus for us who repents and believes. Para sa ating mga mananampalataya. So hindi natin gusto lang dito na manginig tayo. Yes, we want that because if we are scared of warnings of judgment, that is faith. Pero hindi lang yung gusto natin. Gusto ko ma-comfort din sa atin na hindi ko nadadanasin yun dahil kay Jesucristo. Hindi ko nadadanasin yun dahil may pinarusahan na sa pwesto ko. Walang iba kung hindi ang anak ng Diyos. Kaya sa mga hindi mananampalataya, lumapit ka kay Jesus, magtago ka sa likod niya. Sa ating mga mananampalataya, makita mo yung kagandahan ng pagtatago natin sa likod ni Jesus. Na siya yung bato na kung saan humampas yung galit ng Diyos para hindi tayo ang makaranas ng galit ng Diyos. Pero meron tayong tatlong mga karakteristik ng katapusan ng propesiya tungkol sa katapusan ng mundo. There are three characteristics that we can find here for us who are within the church. Tandaan natin, chapter 1, within the church yan. Chapter 2, outside the church. Mga outsiders ng church yan. At chapter 3, yan naman ay tungkol sa mismong mangyayari sa panahon na yun, beyond this life. So, ano yung tatlong karakteristik ng judgment na ito? Warning of judgment para sa church. Number one, characteristic, it is dead serious. Number one, it is dead serious. Ito ay hindi pagpapatawa. Pangalawa, this prophecy of judgment, it begins in churches. Ito'y nagsisimula sa loob ng iglesia. At pangatlo, it had earlier examples. Ito ay may mga nauna na ng mga halimbawa. So it is dead serious, it begins in churches, and it had previous or earlier examples. So una, this warning, this prophecy, is dead serious. Ito ay propesiya ni Zephaniah sa katapusan ng panahon, ay makikita natin na reversal ng Genesis chapter 1. Sa Genesis chapter 1, nilikha ng Diyos yung sanlibutan at pinaganda niya yun. Inorganize niya, napakaganda. Pero makikita natin sa mga earlier verses dito sa Zephaniah, kabaliktaran. Ang mangyayari ay puro kamatayan. Chapter 1, verse 2 to 3, chapter 14 hanggang 18. Hayaan yung basahin ko ng mabilis. I will utterly sweep everything on the face of the earth, declares the Lord. I will sweep away man and beast, birds of the heaven, fish of the sea, the rubble with the wicked. I will cut off mankind from the face of the earth, declares the Lord. That's serious. That's judgment. Tignan natin yung verse 14. The great day of the Lord is near. The sound of the day of the Lord is bitter. A day of wrath, a day of distress, a day of anguish, a day of ruin, a day of darkness, a day of gloom, a day of trumpet blast. Isipin nyo, napakaseryoso nung mga salita ng paghatol. Dito sa Zephaniah, ang description nito ay hindi pagbibiro at hindi ito pag-ambalang. Ito'y totoo na nakakatakot at totoong seryoso. The seriousness of God's tribunal summons a serious
response of faith. Yung natamang tugon sa seryosong babala ng Diyos ay walang iba kung hindi seryoso din na tugon ng pananalig. Kung seryoso yung babala, ang dapat na tugon natin doon ay seryoso din. The proper response to serious prophecies of God's is as the seriousness of faith, the seriousness of repentance, and the seriousness of obedience. And ito ay basic characteristic ng buong Christian faith. Ang Christianity ay tungkol sa mga seryosong bagay. Ang Christian faith ay tungkol sa mga seryosong bagay. Tungkol ito sa sagrado at mabibigat na mga katotohanan. Christian faith talks about heavy love, heavy joy, heavy glory, heavy songs, heavy prayers, heavy scriptures, heavy sacraments, heavy conversations, heavy meditations, because we have heavy sins, and yet we have a heavy salvation and a heavy God. Walang light sa Christian faith. Walang pinag-uusapan dito ng magaan. Sa usapin ng Kristiyanong pananampalataya, sa usapin ng paghatol, walang kahit anong usapin dito na ang tamang tugon ay kababawan. Walang kahit ano sa Kristiyanong pananampalataya na ang tamang tugon ay kababawan. Kalaliman, kabigatan, kaseryosohan yung tamang tugon dito sa usapin ng lalo na higit sa paghatol ng Diyos. The prophecies of final judgment demands sober, resolute, and contemplative response. Pero kabaliktaran yung ginagawa ng mga hindi mananampalataya. May sinabi dyan si Apostle Peter. 2 Peter chapter 3, verse 3 to 4, hayaan yung basahin ko. Ang pinag-uusapan dito yung judgment. Pinag-uusapan dito yung pagbalik ng Panginoong Jesus. Tapos pansinin nyo, ito yung sinabi ni Peter. Sabi niya, "You must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. They will ask, where is the promise of His coming?" Ang sinabi ni Apostle Peter, sa huling araw, darating yung mga binibiro-biro lang yung paparating na hatol ng Diyos. Na inaasar-asar lang nila yung pananampalataya. Na binabaliwala nila, impyerno, hatol ng Diyos, langit, namatay ka po na lang. Darating yung araw, nalalaitin nila yung seryosong bagay. Ginagawa nilang magaan yung mabigat. Ginagawa nilang kalukohan yung kaseryosohan na sinasabi ng Diyos. Ang Diyos ay seryoso sa kondemnasyon niya sa mga tao, pero hindi sila tumutugon ng seryoso. Ang Diyos ay seryoso sa mga babala niya, pero hindi tumutugon ng mga tao. Many are mocking and laughing at religion, at God, and at His prophecies. But let me ask this question, will they be able to laugh at the judgment day? Makakatawa ba sila kapag nandun na sila sa harapan ng Panginoon, sa harapan ni Yahweh, sa oras at araw ng mismong hatol? Can they do that? No one can do that. Yung mga ganyang klaseng tugon, hanggang dito lang yan. Pagdating natin lahat doon sa araw ng paghukom, ang sinabi ng Philippians 2, tikom lahat ng bibig natin. Walang makakangisi doon. Lahat nakayuko. Lahat seryoso. Sa pagharap, sa hukom ng sansinukob. Kaya ang hamon sa atin ito, bilang mga mananampalataya, that we should have this constant awareness that God is the God who is serious in dealing with sin. God is not joking. Let us be reminded again and again and again and again and again, God is not kidding. Hindi siya nagbibiro sa mga hatol niya. Seryoso siya. At sa lahat ng mga tao, of all people,
tayo na mga nasa loob ng Kristiyanong simbahan, ang unang-unang dapat makatunog na seryoso siya doon sa mga babala niya sa araw ng paghuhukom. Of all people, kapag narinig na natin ng mga mensahe ng hatol ng Diyos, tayo ang unang-unang bigla na lang magseseryoso. Yun ang usapin. Pag ito na yung pinag-uusapan, seryoso bigla lahat. Kung nagbibiruan tayo sa ibang bagay, okay lang yon. Pero pag pinag-usapan na to, switch. Serious. Hindi ito pwedeng biru-biruin. Ito'y mabigat na usapin sa harapan ng Diyos. At isa sa mga tukso at taktika ng kasalanan, taktika ng demonyo at taktika ng sanlibutan is that it will tempt you to take it lightly. Yan ang tukso. Okay lang yan. Huwag mo masyado seryosohin. Huwag mo masyado seryosohin yung araw ng paghukom. Huwag mo masyado seryosohin yung hatol ng Diyos. Tukso yan. Yan ang taktika ng kaaway, taktika ng kasalanan na huwag mong seryosohin yung sinasabi ng Diyos na dapat seryosohin. But when the end of time arrives, all blessings and happiness will be removed from those who will not return and bow to Jesus. Sila na mga hindi manunumbalik kay Jesus, lapit kay Jesus, lahat ay tatanggalin sa kanila, lahat ng kasiyahan, lahat ng mga pagpapala, walang ni isang matitira. Na klase ng maitatawa sa araw ng paghukom. Noong 1864, nagkaroon ng civil war sa Amerika. So alam niyo siguro na kasakasaysayan yan. Magkaroon ng civil war yung Amerika between the North and the South. At sa isang gera doon sa civil war nila, almost 1,000 yards apart, halos isang kilometro yung pagitan nila nung nagdidigmaan sila. Isang kilometro siguro mula dito hanggang seminaryo. Yan. Ganong kalayo sila, naglalaban sila, nagbabarilan sila ng ganong kalayo. Ha? Kapag nanonood kayo ng mga war movies, may mga trenches pa sila, di ba? Tatago sila. Hanggang dun lang kasi yung kalaban nila eh. Nandyan lang sa harapan nila. At merong isang general, ng pangalan ni General ay General John Sedgwick. Isang general. Pero itong general na to, hindi sineseryoso yung gera. Habang nagbabarilan yung kampo niya at kampo ng kaaway niya, yung mga sundalo niya, they are docking, yumuyuko sila. Itong general na ito ay nakatayo lang habang nagbabarilan. At sinasabi niya, hindi man ako tatamaan ng mga yan eh. Hindi ako abot ng mga yan, mahihina yung mga yan. At nung sinabi niya to, itong linya ang nakasulat sa kasaysayan ng huling mga salita niya. Sabi niya, they couldn't hit an elephant at this distance. At tinamaan na siya ng bala. A long-range rifle hit him in the face and he died. Surprise! It was a deadly surprise. Isang tao na hindi tinatrato na seryoso yung isang seryosong gera, huli niya nang natutunan na dapat seryosohin to. Na hindi nilalaro-laro ang gera. Na hindi ito isang game. Ganon din sa atin, mga mananampalataya. Tayo dapat ang pinakaunang may kaalaman, ang pinaka-reasonable, pinaka-appropriate na response sa propesya ni Zephaniah is to take it seriously. God is not playing. This is not a game. Huwag nating hintayin na tayong tamaan ng hatol na puot ng Diyos bago tayo magseryoso. Pangalawa, na karakteristik nitong hatol ng Diyos, pangalawang karakteristik, it begins in churches. Itong babala na ito, nagsimula ito sa mga iglesia, sa covenant people of God. Chapter 1, verse 1, hanggang 2, verse 3. Tungkol ito sa Judah at Jerusalem. Yung chapter 2, verse 4 hanggang 15, yung buong chapter 2, tungkol naman yan sa outsiders ng covenant. Alam niyo kung sino yung kinakausap sa chapter 2? Yung nakapaligid sa kanila na pagan nations. Yun naman ang pag-uusapan, yun naman yung hahatulan niya. Yung Philistia nasa west, yung Moab at Ammon nasa east, Ethiopia nasa south, yung Assyria nasa north.
Itong mga grupo na ito, paganong grupo, yan yung nasa chapter 2. So isipin yun, bago kausapin ng Diyos yung mga pagano, kinausap niya muna yung sarili niyang iglesia. Yung sarili niyang covenant people. Ang unang-unang binababalaan ng Diyos ay yung mga nasa loob. Hindi yung nasa labas. Pangalawa ay nasa labas. Pangalawa, yung mga hindi nagkiklaim na Christian sila. Ang inuuna ng Diyos na binibigyan ng babala ay nagkiklaim na Christian sila. Yung mga nasa loob ng iglesia, nasa loob ng Kristiyanong simbahan. So, in the order, yung chronology ng concern ng Diyos, inuuna niya palagi yung bayan niya, maging sa babala. So, before outsiders, Judgment Day prophecies are God's wake-up messages to the Christian church. Bago pa yung panlabas, kasi pag may Judgment Day prophecies na napapanood tayo sa mga pelikula, palaging yung mga hindi religious ang binababalaan. Nasa labas sila ng nasa kalsada sila ang Judgment Day paparating na. Pero dito, unang may ganun sa loob ng church. Sa unang yung church muna ang sinasabihan dapat. Yung mga members ng church muna ang binababalaan tungkol dito sa usapin ng propesiya ng katapusan. So bago yung tagalabas, ang propesiya ng araw ng paghukom ay panggising na mensahe ng Diyos sa Kristiyanong simbahan. So ARBC, Antipolo Reformed Baptist Church, make sure we repent first before we call others to repentance. Bago natin tawagin yung mga ibang tao, si ganito, si ganyan, sa pagsisisi at gustuhin natin na maligtas sila, siguraduhin mo ikaw ay nagsisisi. Siguraduhin mo ikaw ay lumalapit kay Kristo para sa pagsisisi. Huwag mo agad isipin ay sila ganito, ganyan-ganyan sila. Oh. Ikaw, kamusta ka? Ikaw, panggising sa iyo ito sa mga nasa loob ng iglesia. Gusto ng Diyos na unahin tayo bago yung tagalabas. Tagaloob muna. Hindi ko na nailagay dito pero nasa 2 Peter din yun eh. May sinabi doon na God will begin His judgment inside the church bago yung tagalabas. Pero ganun din sa mga hindi mananampalataya, pag tinatawag namin kayo sa pagsisisi at pananampalataya, gusto namin kayo maging Kristiyano, gusto namin maisip nyo na hindi namin kayo tinatawag bilang mga perfectong tao. Tinatawag namin kayo bilang mga kapwa nagsisisi, bilang mga dapat unang nagsisisi. Kaya pag sinasabi namin, lumapit ko kay Jesus, maging Kristiyano kayo, we are not saying that from a standpoint of being a paragon of righteousness. We are not. We are fallen. We are sinners. Sabi nga ni Martin Luther, ang evangelism ay tungkol sa isang pulube na tinuturo sa isang pulube kung saan matatagpuan ang tinapay. Pare-pareho tayong pulube. Pare-pareho tayong makasalan. Pare-pareho tayong bagsak. At sinasabi namin, tara, kasama namin, maligtas ka. Kasama namin, mapatawad ka. Hindi kami nasa tuktok habang tinatawag ka. Nasa lupa din kami habang tinatawag ka. Kaya sana lumapit ka kay Jesus bilang kapwa namin makasalanan, kapwa namin hahatulan. Maging mananampalataya ka. At panghuli, pangwakas. Number 3, characteristic. Itong babala na ito, hindi ito nagsimula dito sa Zephaniah chapter 1. It had earlier examples. 134 years ago, bago sinulat to ni Zephaniah, bago sila hatulan ng Diyos at itapon sa Babylonia, may nauna ng halimbawa, ang Israel ay binura na ng Diyos sa mapa. Naalala niyo yung history ng Israel? After ni King Solomon, nagkaroon ng divided kingdom sa mga anak niya. Nagkaroon ng division. Ang division ay yung Israel at Judah. Israel at Judah. Sa panahon ni Zephaniah, wala nang Israel. Burado na sila. Pinarusahan na sila ng Diyos. Burado na sila sa mapa. Isipin niyo yun. Silang Judah, nakita na nila na yung kapatid nilang bansa, yung kahati nila, winasak na ng Diyos dahil sa mga kasalanan nila. Tapos hindi pa natuto. Ginaya pa yung Israel, nagtuloy-tuloy pa rin sa sarili nilang kasalanan. Isipin yun, 100 years lang apart,
Alam nila, fresh pa sa memory nila na winasak na ng Diyos yung Israel. Itong Judah, ito rin yung babalik na eh. Ito na lang yung babalik later on eh. Yung Israel, oh, totally wala na yan. They already know what happened to the Israel when they disobeyed Yahweh. They were removed from the face of the earth. And yet, bakit hindi pa sila natuto? May isa akong nabasa sa Facebook, si Hegel yata yun. Sinabi niya, we learn from history that we do not learn from history. Ang natututunan natin sa kasaysayan ay hindi tayo natututo sa kasaysayan. Inuulit lang natin. Alam na natin yung pagkakamali. Alam na natin yung daan na yan. Pero hindi natin iniiwasan yung daan na alam natin na daan na sa kapahamakan. That's why we should learn that lives condemned yesterday are God's explicit warning for us today. Yung mga buhay na kinundinan na ng Diyos kahapon ay mga malino na babala sa atin ngayon. Huwag tayo magbulag-bulagan, ang dami ng kinundinan ng Diyos. Marami ng pinurusahan yung Diyos kahapon. At yun ay mga malinaw na babala para sa atin sa kasalukuyan. Na alam, narinig ninyo yung balita sa lumog na nawala at namatay yung mga sumakay sa Titanic submarine, isa yun sa mga pumutok na balita. Earlier, last month, may mga grupo ng mga mayayaman na gusto nilang tignan kung ano itsura ng Titanic sa ilalim ng dagat at gumawa sila ng submarine. At yung submarine na yun ay nawasak. Patay sila lahat. Isipin nyo, thought experiment lang. Kung bibigyan kayo ng 1,000,000, pero sabihin, sumakay kayo doon, try nyo, papayag kayo? It will be foolish. No, kahit anong kondisyon, it will be foolish to ride that same vehicle to go there. Kahit anong gawin mo, kahit sinong tao sa buong mundo, walang sasakay dyan. Ano sinasabi mo? Hindi ko susundan yan. Pero marami ngayon ang lumalakad sa maluwag na daan. Marami ngayon, alam na nila na halos lahat ng lumalakad sa maluwag na daan ay kapahamakan, namatay, higit na kapahamakan, nasa puot na ng Diyos ngayon. Pero marami pa rin sumusunod sa kanila. Sumusunod pa rin sila sa yapak ni Cain. Sumusunod pa rin sila sa yapak ng Sodom at Gomorrah. Sumusunod pa rin sila sa yapak ni Judas. Sumusunod pa rin sila sa yapak ni Demas. Sumusunod pa rin sila sa yapak ni Satanas. Alam na nila. Nakapahamakan yun. But many today still foolishly walk in the footsteps of those condemned yesterday. 1 Corinthians chapter 10, verse 6. Now these things occurred as examples to keep us from setting our hearts to the evil things that they did. Alam niyo kung ba't pinaalam ng Diyos kung sino yung mga napahamak sa kasaysayan? Ginagamit niyo yun bilang babala. Huwag niyong tularan. Huwag niyong sundan. Hindi sila yung susundan niyo. Huwag niyo silang sundan. Tigilan niyo na yung pagsunod sa kanila. Kaya ang hamon sa atin dito is that we should not foolishly follow the footsteps of those who have already walked in the path of hell. Wag. Stop it. Katulad ng hindi dapat sundan ng Judah ang Israel sa kapahamakan, eh dapat tumigil tayong sundan sila ng mga naglakad na at ngayon ay nasa kapahamakan na. Bilang pagtatapos, ang layunin ng propesiya sa loob ng iglesia ay para tayo ay mareforma, para tayo ay magsisi, at tayo ay manumbalik sa tahanan ng Diyos. Isa sa mga nakakatakot na mga pananalita pag pinag-uusapan yung paghukom is these words, are you ready to meet your Maker? Are you ready to meet your Maker? Handa ka na ba na harapin ng manlilikha mo? Pero mas nakakatakot ang salita ng Zephaniah, handa ka na bang harapin ang hahatol sa iyo? Are you ready to face Him who will judge you? Nakalagay yan sa Apostles' Creed.
He who is the judge of the living and the dead. Kaya, huwag nating sundan mga yapak nila. Lumapit tayo kay Kristo, manatili tayo sa Panginoong Kristo, magtago tayo sa likuran niya. Doon lang tayo makatagpo ng mabuting balita sa usapin ng paghuhukom. Manalangin tayo, O Diyos namin, pinupuri ka namin dahil sa